Narinig ni Danica ang pagtawag ni Anthony sa kanya, ngunit hindi niya ito pinansin. Babagsak na ang luha niya. Paglabas niya ng glass door ng kanyang tindahan, ay kinawayan niya ang unang taxi na nagdaan. Pagkatapos niyang umiyak ng gabalde, ay ipinangako ni Danica sa kanyang sarili. Nabuburahin na niya sa kanyang diary ang pangalan ni Anthony. At kapag bumalik ito para humingi ng annulment, agad niyang pipirmahan ang mga papeles. Subalit hindi ganoon ang nangyari ng mga sumunod na araw. Nakatanggap siya ng tawag mula rito sa bahay ni Manang Letty na tinitirahan niya. Pangatlong tawag na yan! Bakit hindi mo pa siya puntahan? Sabihin ninyong wala ako, Manang. Pagkatapos nitong ibaba ang telepono ay muli siya nitong nilapitan. Sala sa init! Sala sa lamig ka naman eh! Nung hindi ka pinapansin, halos magpakabaliw ka. Ngayon namang ikaw ang sinusuyo, nagmamalaki ka pa. Ano ba talaga ang gusto mong mangyari, Day? Tanong nito sa kanya sa puntong Cebuano. Anak lang ang kailangan niya sa akin, Manang Letty. Hindi niya ako kayang mahalin dahil galit pa rin siya sa akin. Galit siya sa ginawa ko. Galit siya dahil nawala ang papa niya na may sama ng loob sa kanya dahil sa pag-alis ko. Saka may mahal na siya, tanggap ko na yun. Tanggap ko nang mula pa noon, ako lang ang nagmamahal sa kanya. Sus Ginoo, nagdrama ka pa. Susuyuin ka ba nung tao kung hindi ka mahalaga sa kanya? Sinusuyo lang ho niya ako dahil sa anak na gusto niya. Bakit hindi mo siya bigyan? Itatapon din niya ako kapag nabigyan ko na siya ng anak. Mas lalong masakit sa akin yun, Manang Letty. Tinitigan siya nito. Danica, may sakit ka ba? Bakit parang namumutla ka? Saka parang lumaki ang dibdib mo. Nagpatingin ka na ba? Wala naman ho akong sakit eh. Pero sigurado ka bang hindi ka buntis? Para siyang pinana sa kinauupuan, bigla siyang nag-isip. Kailan ba siya huling dinatnan? Oh my God! Hindi nga pala ako dinatnan last month. Napatingin siya sa kalendaryong nasa dingding. 4 na araw na lang at katapusan na naman ng buwan. Hindi pa rin siya nagkakaroon ng buwan ng dalaw. Manang Letty, untag niya rito na abala sa kinocross-stitch nito. Unsa man, Day? Ano ang gagawin ko kung buntis ako? Maang itong napatingin sa kanya. Itanaas nito ang salaming na kababana sa ilong nito, saka napangiti. Ede, pagkalipas ng 9 na buwan ay umiri ka. Tingnan ko lang kung hindi ka pamahalin ng asawa mo. Totoo pala ang kasabihang marirealize mo lang ang halaga ng isang tao kapag nawala na ito sa'yo. Magsisinungaling si Anthony sa sarili kung hindi niya aamining hindi niya namimiss si Danica. Nalulungkot siya dahil tuluyan na itong nagalit sa kanya. Ilang ulit niya na itong tinawagan. Hindi man lamang siya nito kinausap. Gusto man niyang bumalik sa Cebu para suyuin itong muli, ayaw naman niyang isipin ito na anak lang ang hinahabol niya rito. Hindi niya ito masisisi kung umabot na sa sukdulan ng galit nito sa kanya. Upang kalabanin ang lungkot, ibinuhos na lamang niyang buong atensyon sa plantasyon. 4 days a week ay doon siya namamalagi. Kapag nasa villa naman siya, ay nililibang niya ang sarili sa kasino, sa floating resto bar o kaya'y sa hotel. Nang gabing iyon, hindi sinasadyang makita niya sa hotel ang isang malapit na kaibigan ng papa niya, si Dr. Chodoro. Bata pa siya ay madalas niya na itong nakikitang bisita ng mga magulang niya. Anthony, is that you? Hindi makapaniwalang bati nito sa kanya nang lapitan niya ito. Sabi ko na nga ba't lalaki ka ng ganyang kagandang lalaki? You're very handsome. Hindi ako magtataka kung marami ng babaeng naghabol dahil sa iyo, iho. Sinagot niya ng tawa ang biro nito. Mabuti naman at bumisita kayo dito sa Villa Island. Actually, may summit ang mga cosmetic surgeon sa Pilipinas at dito namin napiling idaos because we heard so much about this place. And we have no regrets because the place is indeed a paradise. Mukhang hindi ako matatahimik hanggat hindi ako nagkakaroon ng sariling villa rito. Actually, I have a nephew here. Ah, really? Yeah, si Sander Cielo Iho. Don't you know him? Sister ko ang mommy niya. Sa pagkakaalam ko ay kakatapos pa lang niyang ipatayo ang villa niya rito. Bigla itong napalingon sa lalaking palapit sa kinaroroon na nila. Speaking of the man, here's my nephew, Attorney Thunder Cielo. He's good in women as he is in the courtroom. Tito Theo naman, hindi ako playboy ha. Nagkataon lang na ang babaeng lumalapit sa akin. And how can we say no to them? Nagkamay sila. Ipinakilala rin ito sa kanyang kasama nitong kaibigan.
si Jiro Bagon na isang villa owner. Pilot naman ito. Nakapagtatakang birds of different feathers flock together. A pilot and a lawyer were best of friends. Pagkatapos ng maikling usapan, ay iniwan na rin sila ng magkaibigan. Naupo sila na Dr. Theo sa isang table at doon nila itinuloy ang pagbabalitaan. Mukhang dito ka na nag-i-stay, iho. I have to, tito. Nasa Kalaka na ang plantasyon. Wala na kasi si Papa, so I have to take over. Kahit na business management ang tinapos ko sa States, nasabak ako sa agriculture. Dapat pala ay sinunod ko na lang gusto ni Papa noon. Ano ka mo, iho? Nagbago ang ekspresyon ng mukha nito dahil sa huli niyang sinabi. Wala na ang Papa mo. Hindi niyo pa ho ba alam? 3 taon ako sa States. Kararating ko lang 3 months ago. I'm sorry, hindi man lang kita nadamayan. Malungkot siyang ngumiti. It's alright, tito. Biglaan din ang pagkawala niya. Atake sa puso. Matagal itong nakayuko. Nang mag-angat ito ng muka, ay nangingilid ang mga luha nito. Malalim ang friendship namin ng Papa mo. Sabi nito matapos pahira ng panyo ang mga mata. Madalas kaming magkasama. Naging tulay pa nga ako noong nililigawan pa lang niya si Sean. Niligawan ni Papa si Tita Sean? Oo, sila ang unang naging magkasintahan. Kaya lang, masyadong istrikto ang amang militar ni Sean. Kailangang itago ang relasyon nila. Madalas tuloy, si Patricia ang nagiging tulay ng dalawa. Kapag may date sila, ang mama mo ang susundo at magpapaalam sa parents ni Sean. Napaunat si Anthony sa kinauupuan. Importante sa kanya mga naririnig. Minsan nang sinabi sa kanya ng papa niya na mas una nitong naging girlfriend si Sean, pero hindi niya iyon pinaniwalaan. Inisip niyang alibay lang iyon para madali niyang matanggap ang pagpapakasal nito kay Tita Sean. Bakit sina Papa at Mama ang nagkatuluyan kung sila ni Tita Sean ang magkasintahan? Usisa niya. Nainis na ang Papa mo sa sobrang higpit ng ama ni Sean, kaya for a while ay parang nabaling ang atensyon at pagtingin niya sa mama mo na may lihim na pagtingin pala sa kanya. Ang totoo niyan, sa akin na yun unang ipinagtapat ni Patricia. Pero mahigpit ang pakiusap niya sa akin na huwag kong sasabihin sa Papa mo ang nararamdaman niya. Nahihiya raw siya kay Sean na kaibigan niya. Pero sa maikling panahon ng relasyon nilang iyon ay nagbuntis ang mama mo, kaya pinanagutan siya ng Papa mo. Nagparaya si Sean kahit mahal pa niya ang Papa mo. Kinalimutan ng Papa mo ang damdamin niya kay Sean. Kaya lang, para daw pinagsadya sila ng pagkakataon, nagkita uli sila ni Sean. Nakauwi na sa villa si Anthony, ay para pa rin niyang naririnig ang mga sinabi ni Dr. Chodoro, at bigla ay naalala niya si Danica. Ngayong nabuksan na ang isipan niya sa katotohanan, gusto niyang magalit sa sarili niya. Masyado siyang naging unreasonable kay Danica dahil sa disapproval niya kay Tita Sean. Si Tita Sean na hindi pala niya dapat kinamuhian. Oh God, what have I done to them? Natampal niya ang sariling noo. May dahilan palang maghinanakit sa kanyang papa niya. Isinarado niya ang isip sa katotohanan dahil nabulag siya ng sapantahang niloko at inapi ng mga ito ang mama niya. Tinawagan uli niya si Danica sa Cebu. Ngunit si Manang Leti pa rin ang sumagot. Importante ang magkausap kami, Manang Leti. Pakisabi naman sa kanyang nakikiusap ako. Kahit anong gawin ko ay ayaw talaga niyang makipag-usap sa'yo. Malungkot niyang tinapos ang pakikipag-usap dito. Hindi niya masisisi ang asawa. Masyado niyang nasaktan ang feelings nito. Naghalungkat siya ng mga lumang album sa study room. Napangiti siya ng mapait habang tinitingnan niya mga larawan ni Danica noong bata pa ito. May isang album na pulos-kuha nito noong unang celebration ng birthday nito bilang adopted daughter ni Tita Sean. Patpatin pa si Danica noon. Bukod pa sa kuyumanggi ang kulay nito, kaya hindi gaanong pansinin. Pero mahal na mahal ito ni Tita Sean, at napamahal din ito sa papa niya. I must admit, she's a sweet and loving person. Hindi siya manhid sa mga pagtatangka noon ni Danica na maging magkaibigan sila. She was a skinny teenager then. Subalit binigo niya ito sa bawat pagtatangka nitong mapalapit sa kanya, para lamang ipakita kay Tita Sean na hindi niya ito matatanggap. Natatandaan niyang ipinaghahanda siya ni Danica ng snacks sa tuwing dumadalaw siya sa bahay ng papa niya at ni Tita Sean. Nagbibake pa nga ito ng cake para sa kanya. Kilala niya ang kanyang sarili. He was a warm and friendly person, son, maliban kina Danica at Tita Sean. Bakit nga ba naging ganoon ako kalamig sa kanila?
Kung tutuusin, wala naman siyang nakitang dapat niyang ikagalit kay Tita Sean. Naging mabuting asawa ito sa papa niya. Nakita niya kung gaano nito kamahal ang kanyang papa. Siguro, iyon ang isa sa mga dahilan kung bakit nanibugho siya para sa mama niya. At inisip niyang mas minahal ng kanyang papa si Tita Sean kaysa sa kanyang ina. Naging sarado lang ang isip ko noon dahil sa pagmamahal ko kay mama. Ako ang nasasaktan ng ipagpalit siya ng ganoon na lang kadali ni papa dahil akala ko niloko nila si mama. Malungkot na wika ni Anthony sa sarili. Can we talk? Hindi inaasahan ni Anthony na dadalhin siya ng kanyang mga paa sa villa ni Carlos. Inabutan niyang may bisita ito, si Alex, isa ring villa owner na nagkataong nakilala niya sa competition. Naging judge ito roon. Sure, pagpapa-unlock ni Carlos. Nakakaunawang nagpaalam na si Alex dahil nahiwatigan nito ang pangangailangan nila ni Carlos na makapag-usap ng masinsinan. Niyaya siya nito sa loob ng one-story bungalow nito na yari sa Logs. About Danica. Bungad niya nang magkaharap na sila sa sala. You don't have to be jealous of me, Anthony. Danica loves you so much. Kahit na sinusuklian mo lang yon ang sakit ng kalooban. Napakaswerte mo, pare, dahil may isang Danica na nagmamahal sa'yo ng totoo. Ako nga dapat yung maingit sa'yo eh, kasi ako yung laging nasa tabi niya, lalo na kapag kailangan niya ng karamay. Pero kahit anong gawin ko, kaibigan lang ang tingin niya sa'kin. Kaya sana huwag mong hayaan na tuluyang mawala sa'yo si Danica. Seryoso na wika ni Carlos. Hindi naman napigilan ni Anthony ang mapaluha dahil sa mga nalaman niya. Ang laki niyang tanga para baliwalain ang babaeng labis na nagmamahal sa kanya. 2 months pregnant si Danica. Tiniyak yon ng OB-GYN na pinagkonsultahan niya. Mixed emotions ang naramdaman niya. Lalo lamang siyang nalito nang malaman ang kalagayan niya. Natutuwa siya at the same time ay nalulungkot din. Tiyak na matutuwa si Anthony. Pero siya, paano na siya kapag naibigay na niya ang anak na kailangan nito at maanol ang kasal nila? Lalo lang siyang masasaktan. Tumawag siya sa villa dahil na rin sa payo ni Manang Letty na hindi na niya itinuring na iba. Kailangang malaman ni Anthony ang kalagayan niya. Si Levi ang nakausap niya. Kumusta si Anthony? Naku, walang ganang kumain. Obvious na nalulungkot dahil ayaw mo nang bumalik dito. Totoo? Napangiti siya. If I know, ini-ester mo lang ako. Tingnan mo to, magtatanong tapos hindi maniniwala. Sa tingin mo, namimiss niya ako? Oo naman, kaya kung ako sa'yo'y babalik na ako rito. Dahil kapag pinatagal mo pa, baka maagawan ka ng asawa. Anong ibig mong sabihin? Panay ang punta rito ng babae na Tara na yun. Komo alam na wala ka. Nagdadala ng alimango, ng alak at ng kung ano-ano. Sinasamantala talagang wala ka. Ganoon? Bigla siyang naalerto. Ano pa? Kaya bumalik ka na rito. Kung ano man ang problema niyo ni Senyorito Anthony, mabuting pag-usapan ninyo. Pagkatapos nilang mag-usap ni Levi, ay nagdesisyon siya na ayon sa dikta ng puso niya. Babalik na siya sa villa. Hindi na siya papayag na makasingit pa si Tara at kahit na sinong babae sa buhay ng kanyang asawa, ipaglalaban niya ito. For sure ay masosorpresa si Anthony. Mahigpit ang bili ni Danica kina Levi at Manang Betty na huwag munang sasabihin sa kanyang asawa na babalik na siya sa villa. At lalong huwag munang babanggitin dito ang tungkol sa kalagayan niya. Ngunit wala palang sosorpresahin niya. Pumunta siya sa plantasyon upang tiyakin kung naroon si Anthony. Ma'am, kaalis lang po ni na senyorito gamit ang plane. Sa pagkakaalam namin ay pupunta siya sa Cebu, kasama niyang ilang tauhan niya. Sabi ng katiwalang napagtanungan niya. Kayo yata ang susunduin niya roon, ma'am. Hindi na niya ako dapat sinundo. Sa kagustuhan niyang masurpresa ito ay nagkasalisi sila. Wala na siyang nagawa kundi ang maghintay na lang. Ngunit magdidilim na ay hindi pa ito bumabalik. God, bakit hindi pa siya bumabalik? Baka... Oh, huwag mo nang takutin ang sarili mo. Magiging okay din ang lahat. Wika naman ni Manang Betty. Paano ba naman siyang hindi mag-aalala? Dapat ay nakabalik na si Anthony bago maghapon. Tinawagan niya si Manang Letty at ayon dito ay hindi raw nagpunta roon ang asawa niya. Lalo siyang natakot nang ideklarang nawawala ang private plane na kinululanan ni na Anthony. Huwag namang sabihin
Ngayon pa mawawala si Anthony sa akin. Kahit ba kailan, hindi talaga siya magiging akin. At paano na magiging anak namin? Habang panlalimang gabi, ay lalong lumala ang pag-aalala niya. Matulog ka na. Suwestiyon sa kanya ni na Levi at Manang Betty. Bukas pagising mo, makikita mo na siya. Pinilit niyang makatulog. Walang mangyayaring masama kay Anthony. Iyon ang dapat niyang itanim sa isipan. Subalit hanggang mag-umaga, ay wala pa silang nakukuhang balita tungkol kay Anthony. Niyaya ni Danica si Levi sa simbahang pinakamalapit sa isla ng umagang iyon. Kung gaano siya katagal na nakaluhod habang nagdarasal, ay hindi na niya alam. Hindi na niya nararamdaman ang pamamanhid ng kanyang tuhod. Patuloy ang pag-agos ng kanyang luha. Anthony, asan ka na ba? Nang maramdaman niya ang paglapat ng isang kamay sa kanyang balikat, ay umiling lang siya. Alam niyang si Levi iyon. Ilang ulit na siya nitong pinaalalahanan na kanina pa sila sa loob ng simbahan at sila na lamang ang tao. Hindi na alis ang kamay sa balikat niya. Mamaya na, Levi, please. Humihikding sabi niya. Nagugutom na kasi ako eh. Natigilan siya. Boses ba ng lalaki ang narinig niya? Boses ni Anthony? No, niloloko lamang siya ng kanyang pandinig. O baka naman may masamang nangyari sa kanyang asawa at nagpaparamdam ito sa kanya. God, Anthony! Bulong niya sabay agos ng luha. God, huwag naman. Kailangan namin siya ng magiging baby namin. Baby? You mean, buntis ka? Tiniguli ni Anthony ang narinig niya. Bigla siyang napalingon sa kanyang likuran at ganoon na lamang ang tuwa niya nang makita niya ito. Anthony? Hindi siya makapaniwalang nasa harap niya ito. Ikaw ba yan? Anong akala mo sa akin, multo? Nakangiting sabi nito. Sa laki ng tuwa niya ay napayakap siya sa asawa. Thank God! Akala ko'y may masama nang nangyari sa'yo. Akala namin nag-crash yung eroplanong sinasakyan mo. Umiiyak pa rin siya. But this time, tears of joy na yon. Hindi nadala ng labis na takot at pag-aalalang hindi na makababalik ng buhay si Anthony. Matagal din siyang niyakap nito. Nasinamahan ito ng masusuyong halik sa noo at buhok niya. Mahal na mahal mo talaga ako ha. Halos mamugto na ang mga mata mo sa kaiiyak. Ikinulong nito sa mga palad nito ang mukha niya. Saka siya tinitigan ng tuwid. Nasa mga mata nito ang pagmamahal. Kung tama siya ng basa sa damdaming na kapaloob doon. May doubt ka pa ba ron? No, hindi na ngayon. Mula nang angkinin kita, nawala ang pagdududa kong mahal mo nga ako. Kaya nga ganoon na lang ang galit ko sa sarili ko dahil naging unfair ako sa'yo all of these years. I won't say sorry, Danica, dahil alam kong kulang ang libong sorry ko para takpan ang mga kasalanan ko sa'yo. Punish me, tatanggapin ko, para mabawasan man lang ang galit sa dibdib ko. Itinakip niya ang hintuturo sa tapat ng bibig nito. Don't say sorry, naiintindihan ko naman na protective ka lang sa feelings ng mama mo, kaya hindi mo kaagad natanggap si Mama Sean. Alam kong hindi ka likas na crude and cold. I've been unfair to her, Danica. Sa inyong dalawa ni Tita Sean, God knows hindi ko alam ang totoo. Hindi ako naniwala kay Papa nang sabihin niyang una niyang minahal si Tita Sean. Sarado kasi ang isip ko noon eh. And to think na hinayaan kong masira ang relasyon naming mag-ama. Magaan siya nitong hinalikan sa mga labi. Bibigyan mo ko ng isa pang chance, hindi ba? Para makabawi ako sa mga pagkukulang at kasalanan ko sa'yo. Mahal na mahal kita, Danica. At babawi ako sa lahat ng pagkukulang ko sa'yo. Naiiyak na saad ni Anthony. Talagang bibigyan kita ng isa pang chance dahil magkaka-baby na tayo. Really? Nagniningning ang mga mata nito. Nakangiti siyang tumango. You just don't know how you made me happy, Danica. Ikinulong nito ang kanyang mukha sa mga palad nito. Dahil nakakasiguro kang hindi na mawawala sa iyong inheritance? Kumunot ang noon nito. Of course not. God knows I'm willing to lose everything. Huwag lang ikaw, Danica. I'll die 1,000 times if I lose you. Pero ikaw na rin ang may sabing gusto mo lang ng anak mula sa akin para makuha mo ang... Muli siya nitong hinagkan sa mga labi upang pigilin ang mga sasabihin pa sana niya. Kalimutan na natin ang tungkol doon. Wala nang kinalaman ng anumang inheritance dito. Akala ko lang noon hindi kita mahal.
Nagalit ako sa iyo dahil akala ko'y ang kayamanan lang ng mga De Vera ang habol mo at dahil si Carlos ang mahal mo. He's just a good friend. Siya ang tagasaluko sa mga sama ng loob ko sa iyo. Pero kung hindi mo talaga ako minahal, baka nahulog na ng husto ang loob ko sa kanya. Nagkausap na kami. Binuksan na niya ang mga mata ko. Nagawa kong aminin sa kanya na selos ako sa kanya noon. At inamin niya rin sa akin na kung talagang sasaktan lang kita, gagawin niya ang lahat maging kanya ka lang. Pero iisa lang ang lalaking inasam kong mahalin ako since I was 15. It's you, Anthony. It's only you. Kaya lang parang ayaw mo kong mahalin. Sa palagay mo ba, papayag akong pakasalan ka kung wala akong feeling sa'yo noon pa? Maniwala ako. Galit ka nga sa akin eh, hindi ba? Yun din ang akala ko eh. Pero mali ako. Niloloko ko lang pala ang sarili ko. Dahil hindi ko maamin na attracted ako sa'yo mula nang makita kitang isa ng ganap na babae. Not the skinny teenager na iyakin at sumbungera. Selos din naman ako kay Tare. Teka, sabi ni Levi, panay pa rin ang punta niya rito sa villa. Natawa ito. What's so funny? Inis niyang tanong dito. Gimmick? Kinagat mo talaga ng husto ang gimmick ko ah. Wala lang si Tara. Sa States pa lang ay kakilala ko na siya. Inamin niya naman sa akin na that she likes me. Pero alam naman niyang ikaw ang mahal ko. At okay lang yun sa kanya. She's the kind of woman na mahusay umilag tamaan ng puso. Nakikipag-affair nga siya if he likes the man. Pero kapag nai-involve ng emotions niya, bumibitaw na siya. Believe me, wala akong naramdaman para sa kanya kahit kaunti. And you want me to believe you na walang nangyari sa inyo sa cottage niya? Why don't you ask her? Hindi na kailangan. Naniniwala ako sa'yo. But wait, ano ba talagang nangyari? Bakit hindi ka kaagad nakabalik? Tinakot mo ako ng husto. Nag-emergency landing kami sa bandang Masbate. Nakaamoy ng engine trouble ang pilot ko. Hindi ka man lang tumawag. Nasira ang communication ng airplane sa aviation traffic office. Hindi naman ako tumawag sa villa dahil malay ko bang bumalik ka na. Oh God, akala ko'y mawawala ka na sa amin. Heaven won't allow it. Kailangan pa tayong magsama ng matagal para mabawi ang mga araw na sinayang natin. So let's paint the island red, hon. And tonight, let's fill our love nest with love and romance. Bago pa siya makatutol, pinangko na siya ng asawa palabas ng simbahan. Dinat na nila si Levi sa tabi ng Lexus na kumakain ng nilagang mais. Ay salamat! Akala ko sa loob ng simbahan niyo balak magtagal eh. Panis na ako rito, no? Nagkatawanan na lamang sila. Alam ni Danica na ito na ang simula ng magandang samahan nila ni Anthony bilang mag-asawa. Makalipas pa ang ilang buwan ay nakapanganak na si Danica ng isang malusog na sanggol na lalaki. Pinangalanan na nila itong John Edwin De Vera. Isinunod nila sa pangalan ng papa ni Anthony. Sa anak na rin nila nakapangalan ng ilan sa mga ari-arian ng kanyang lolo. Napakasaya naman ang mag-asawa sapagkat kahit busy sila sa kanilang mga negosyo ay hindi pa rin sila nawawala ng oras para sa kanilang dalawa. Wala na nga silang mahihiling pa sapagkat buo at masaya na ang kanilang pamilya. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sana ay muli ninyo akong samahan sa mga serious story na nais ko pang ibahagi sa inyo. Maraming salamat po.